Alam mo ba na ang sinigang ay isa sa mga pagkaing Pilipino na kilalang kilala hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo? Tara, samahan mo ako dahil dito sa aking recipe, ile-level up natin ang sabaw ng ating paboritong sinigang na baboy. Tara, simulan natin ang pagluluto. Nagpainit na nga ako dito ng kawali at nang uminit ng kawali, nilagyan ko ito ng kaunting mantika. At nang uminit ng mantika ay magsisimula na tayo mag-isa. Unang inilagay ko itong ating bawang. Isinunod ko naman itong ating sibuyas. Gigisa natin to hanggang sa lumambot. At kapag sinigang yung pinag-uusapan ay hindi mawawala yung kamatis. Kaya naglagay na din ako dito ng kamatis. Mga 3 pirasong kamatis ang aking inilagay dito. At saka natin to igigisa hanggang sa lumabas yung aroma nitong ating mga sangkap panggisa. At kapag lumabas na nga yung aroma nito, ilagay na natin itong ating karning baboy. Bali itong karning baboy ay binabad ko na to sa kaunting asin para manut na yung lasa ng alat ng asin dito sa karning baboy. Dahan-dahan ko nga itong inilagay para hindi sumama yung natirang liquid doon sa ating pinagbabara ng karning baboy. Igigisa natin o isasangkutsa natin itong ating karning baboy hanggang sa mag-light brown ang kulay nito. Katulad ng nakikita nyo. At kapag nag-light brown na nga ang kulay nito ay maglalagay na tayo dito ng black pepper o pamitang durog. At para ma-achieve natin yung pulang sabaw ay maglalagay tayo dito ng tomato paste. Bali nga yung tomato paste na inilagay ko dito ay isang buong pinakamaliit na sachet ng tomato paste. Haluin ko lang itong tomato paste para kumapit dito sa ating karning baboy katulad ng nakikita nyo. At kapag kumapit na nga yung ating tomato paste dito sa ating karning baboy, ilalagay na natin itong ating gabi. Iniwa ko nga lang itong gabi ng medyo malalaki kasi matutunaw din naman to, sasama natin ito dito sa pagpapakulo ng ating karning baboy. At nilagyan ko na nga ito ng tubig. Yung tubig ay sapat para makapagpalambot nitong ating karning baboy. At para maging malasa yung ating sabaw, nilagyan ko ito ng 4 cube. Tunawin lang natin ito sa ilalim, saka natin ito tatakpan at hayaang kumulo ng mga 30 to 45 minutes o hanggang lumambot yung ating baboy. At makalipas nga ng 45 minutes na pagpapakulo ay ito na. Binuksan ko na ito para i-check kung malambot na ang ating karning baboy. At sa pag-check, gamit lang kayo ng tinidor. Kapag natutusok na ito katulad ng nakikita nyo ay siguradong malambot na yung ating karning baboy. At dahil nga sa tingin ko ay kulang na yung sabaw ay nagdagdag lang ako dito ng mainit na tubig. At saka ilalagay na natin din yung ating mga iba pang gulay. Naglagay ako ng radish. At may okra din tayong inilagay dito. Haluin lang natin ito pailalim para madaling maluto. At matapos natin mailagay yung okra at radish, ilalagay din natin itong ating string beans or sitaw. At mayroon din tayo dito ang eggplant or talong. At habang nga tayo ay nagpapatuloy sa ating pagluluto, gusto ko lang i-shoutout ang mga masusugid nating mga taga-subaybay. Big shoutout nga kay Ma'am Maui Incol. Sabi niya, pa-shoutout naman sa next video. Shoutout din kay Ma'am Annabelle Llarenas from Samar. At shoutout din kay Ma'am Beth Bitaw, galing naman sa Bicol. At maraming salamat sa mga walang sawang nanonood at sumusuporta dito sa aking page. At balik nga tayo dito sa ating nilulutong ulam. Dito ay nilagyan ko na ito ng mga pampalasa. Naglagay na din ako dito ng isang paketeng norsinigang mix, yung sumunod sa pinakamaliit. At saka ko ito tinakpan para maluto yung ating mga inilagay na gulay. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito sa kalagitnaan ng aking video, ay ibig sabihin ay nag-e-enjoy ka. Baka pwede mo naman i-comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. At dito nga sa pati ng aking video ay nilalagyan ko na ito ng ating huling sangkap. Meron tayo dito ang kangkong at saka nilagyan ko dito ng siling panigang. Hindi talaga mawawala yung siling panigang pag nagsisigang ka, di ba? Kaya nga siling panigang yung tawag. At makalipas nga ng halos isang oras na pagluluto ay ito na. Lutong-luto na nga yung ating ulam pananghalian. Ito nga yung ating pulang sinigang or level up na sinigang na baboy. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung ibinahagi ngayong araw, baka pwede mo naman tong i-share. O siya, hanggang dito lang ako dahil natatakam na at nagugutom na nga ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!